Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Faith. Ika-29 na linggo sa karaniwang panahon, halos katatapos pa lamang ng piyesta ng ating patron, San Pablo ng Cruz. At hanggang ngayon, kapiling natin dito sa ating parokya ang imahen ng Senyor. At mamayang hapon, siya ay babalik na sa kanyang dambana sa Quiapo. Marami tayong naging gawain at mga pinagkaabalahan nitong mga nakaraang araw para sa pagdiriwang natin ng piyesta. Isang magandang tanong, sa lahat ng mga pinagkaabalahan natin, saan nanggagaling ang ating lakas? Saan nanggagaling ang ating inspirasyon? Yung lahat ba ng mga pinagkaabalahan nating gawin at maging sa pang-araw-araw nating buhay, iyon ba ay nag-uugat sa pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa sa Diyos? Ako ba ay nakiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng parokya dahil nananalig ako sa Diyos na sa pamamagitan ng ating patron, ibinubuhos niya sa atin ang kanyang mga biyaya at pagpapala? Ako ba ay nagdedebosyon sa mahal na Jesus Nazareno dahil ako ay kumakapit at nagtitiwala sa kanyang kapangyarihang magligtas? O baka naman meron akong ibang dahilan kung bakit ako nakiisa at sumama sa mga gawain ngayong panahon ng kapistahan? At kapag iisa-isahin natin ang ating mga intensyon, ang ating mga motivations, baka magulat tayo kasi meron tayong madidiskubre na ang totoo pala ang motivation sa pagsama sa mga gawain sa piyesta, ang motivation sa pagdedebosyon sa mahal na Senyor ay hindi naman pala nag-uugat sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa Diyos. Meron pala akong personal agenda. Meron pala akong gustong mangyari. Kaya ako ay nakiisa sa mga gawain ngayong kapistahan. Meron pala akong personal agenda at motivation kung bakit ako ay nagdedebosyon sa mahal na Senyor. Pero magandang balikan ang narinig natin mula sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dito sa kanyang sulat, nagpapasalamat siya sa mga taga-Tesalonica. Si San Pablo Apostol ang nagpahayag sa kanila ng tungkol sa mabuting balita ng Panginoon. At nagpapasalamat si San Pablo Apostol sa kanila sapagkat sabi nga ni San Pablo, ang inyong mga gawa ay bunga ng pananampalataya. Ang inyong mga pagpapagal ay udyok ng pag-ibig. At ang lahat ng ito na inyong pinagsisikapang gawin ay dahil sa matibay ninyong pag-asa sa Diyos. Tatlo yung mahalagang binigyang diin ni San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica. Pinasasalamatan ko kayo sapagkat ang inyong mga ginagawa ay hindi para lamang sa inyong sarili. Ang inyong mga pinagsikapang gawin ay bunga ng inyong pananampalataya sa Diyos. At mahalaga yon, sapagkat kung gagawin ko ang isang bagay nang hindi nakaugnay sa pananampalataya sa Diyos, iisa lang ang ibig sabihin nun.
ginagawa ko ang bagay na ginagawa ko para lamang sa akin, para lamang sa sarili, para lamang sa mga gusto kong pag-ukulan at patunguhan ng mga bagay na ginagawa ko. Kaya para kay San Pablo, isang magandang paalaala ang kanyang sinasabi sa atin. Kung sa pang-araw-araw nating buhay, kung sa nangyaring pagdiriwang ng kapistahan, kung sa pagdedebosyon sa mahal na Senyor, ito ay nag-uugat sa pananampalataya sa Diyos, maganda yan. Salamat sa Diyos. Pero kung meron akong personal agenda, kung meron ako ibang motivation, baka magandang i-purify yung aking intention. Baka magandang tanungin ko yung aking sarili, bakit ba nakiisa at sumama ako sa mga gawain sa kapistahan? Bakit ba nagdedebosyon ako sa mahal na Senyor? Dahil may hinihiling ako na sana gumaling ako sa sakit, na dahil may ipinapakiusap ako para sa aking mahal sa buhay, hanggang doon lang ba tayo? At sinasabi rin ni San Pablo, pangalawa, pinapasalamatan ko kayo, mga taga-Tesalonika, sapagkat ang gawa na pinagsisikapan ninyong gawin ay dahil sa inyong pag-ibig sa Diyos. At napaka-importante yon para kay San Pablo na lahat ng ginagawa natin ay dahil sa pagmamahal sa Diyos. Kapag wala yung pag-ibig sa Diyos sa lahat ng ating ginagawa, magiging madali sa atin ang bumitaw. Magiging madali para sa atin ang magsawa, ang mapagod, ang umalis. Kasi hindi nagmumula sa pag-ibig sa Diyos. Pero kung ang lahat ng pinagkakaabalahan nating gawin, lahat ng pinaghihirapan natin ay dahil sa pagmamahal sa Diyos, mahirap man, magpapatuloy pa rin. Bakit? Kasi ginagawa ang lahat dahil sa pag-ibig sa Diyos. Nung nakaraang grand procession, nung piyesta, halos ang mga tinatawag na mamamasan sa Senyor kakaunti. Sobrang bigat pasanin ang imahen. Yan lang kahoy na dalawang piraso na ginagamit para pasanin ang imahen 4x4, 4 inches by 4 inches ang lapad. At napakahaba. Iyon palang kahoy na yon, nandiyan nakalagay sa may gilid. Sobrang bigat na. Pag pumasan ka, mabigat talaga. At sinasabi ng mga deboto, pag first time mong papasan, kumusta yung pagpasan mo? Ang bigat! Ang sakit ng balikat ko! I-equate nila yon. Makasalanan ka kasi. Pagtatanungin mo yung iba, first time nagbuhat, kumusta yung pagbubuhat mo? Ang sarap ng pakiramdam. Mahirap, mabigat, pero pagkatapos kong pumasan, parang nawala na yung bigat. Ang hirap ipaliwanag, ang hirap intindihin, kung hindi naman nagdedebosyon sa Senyor. Pero yung lahat ng ginagawa, kapag talagang magmumula sa pag-ibig, magiging magaang. Kaya yung karanasan ng mga nagpasan, kakaunti man sila, sinikap nilang magpasan sa imahen sa buong panahon ng prosesyon. At yung isang babae na first time magpasan, nagmiyembro
ng mga grupo ng mamamasan dito sa ating parokya, diyan sa may harapan ng Adoration Chapel. Hindi ko na sa tinanong, kumusta? Siya na ang nagsabi, Father, ang sarap sa pakiramdam. Kapag ang lahat pala ay talagang gagawin natin sa ngalan ng pag-ibig. Mahirap man, gumagaang. Karanasan ng mga magulang, ng mga nanay, napakatindi ng inyong pinagdadaanan, di ba, para palakihin ang inyong mga anak. Hindi biro ang sakripisyo ng isang ina para sa kanyang anak. Pero pag tatanungin mo yung nanay, nagsisisi ka ba na ikaw ay may anak na ganyan? Parang wala kayatang maririnig na magsasabi, oo, sana pinalaglag ko na lang. Parang walang ganon. Kasi ang isang ina, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, gagawin ang lahat para maitaguyod, para mapalaki, at para mapabuti ang kanyang anak. Gagawin ang lahat ng dahil sa pag-ibig. Kaya iyon yung sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, salamat sa Diyos kasi lahat ng inyong pinagsisikapang gawin ay ginagawa nyo sa ngalan ng pag-ibig. At sa huli, sinabi ni San Pablo Apostol sa kanila, pinasasalamatan ko ang Diyos sa inyo sapagkat ang bunga ng lahat ng inyong pinaghirapan ay dahil sa matinding pag-asa ninyo sa Diyos. Nasa Diyos ang inyong pag-asa at pagtitiwala at wala sa sarili. At tama si San Pablo, kapag sa sarili lamang tayo aasa, walang mangyayari. Pero kung sa Diyos tayo aasa, oo, mahirap, oo, maraming sakripisyo, pero sa pangalan ng pag-ibig at pananampalataya, mapagtatagumpayan ang lahat. Kaya iyon yung tatlong binigyang diin ni San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica. Pananampalataya, pag-ibig, pag-asa. Ito yung tinatawag nating tatlong theological virtues. Tatlong mahahalagang katangian na ibinigay sa atin noong tayo ay bininyagan na dapat hanggang ngayon nasa sa atin at mas pinatitibay sana ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya anuman ang motibasyon, anuman ang intensyon sa lahat ng ating pinagkakaabalahan sa buhay, sana ang lahat ng iyan ay nakaugnay sa pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa Diyos. Amen.